Ang sinasabi lang po ng ating Court of Tax Appeals na ang lahat ho ng taxpayer sa Republika ng Pilipinas o mga Pilipino, tandaan nyo to, meron po kayong right. Isa sa mga rights na ito ay a right to refuse. Ano naging epekto pag gumagamit ka ng iyong right to refuse? Ito po yung sinasabi ng ating Court of Tax Appeals na yung pong assessment ng BIR tungkol ho sa compromise penalty. Ayan, katulad ho nito, nag-charge ho ng compromise penalty na 25,000 ang BIR. Kasi nagkaroon ho ng failure na mag-declare ng zero-rated sale sa second quarter yung taxpayer. Ano ang sabi ng Supreme ng ating Court of Tax Appeals? Maliwanag po na binabanggit dito, ang reason po sa pag-cancel nung 25,000 ay ito. There being no mutual agreement between the parties, the court cancels the above compromise penalty. O, kinancel ng korte. Maliwanag yun. Wala hong daya. At ang sabi, settled is the rule that the imposition of the same, ibig sabihin ho ng the same, yung pong compromise penalty. Anong mangyayari? Without conformity of the taxpayer is illegal and unauthorized. So maliwanag po na binabanggit ng korte dito na hindi pwedeng kolektahin sa inyo ng BIR ang compromise penalty kung hindi nyo gusto. Papaano malalaman na hindi nyo gusto? Ire-refuse nyo raw. Ire-refuse nyo. So, paano i-refuse? Yun. Dalawa ho ang basis ng pagre-refuse. Yun ho yung i-discuss ko maya-maya. Kaya lang, basahin muna natin yung kompletong desisyon. Sabi po dito, RMO number 1-90 expressly provides that compromise penalty are only amounts suggested. Paki-underline nyo yung word na amounts suggested. In settlement of criminal liability and may not therefore be imposed or exacted on taxpayer that in the event the taxpayer refuses. Ayun, maliwanag. Refuses. So, kailangan kayong mag-refuse. Tuloy natin ang pagbasa. To pay the suggested compromise penalty. Considering the petitioner did not pay the compromise penalty imposed by respondent, ibig sabihin BIR, it is clear that it did not agree to settle the same. So tingnan din natin yung isa pang desisyon ng ating Court of Tax Appeals na ang naging resulta nung ina-assess niya dahil daw, sabi ng BIR, kailangan bayaran yung 178,000 at ito po yung details. So ano ho ang sinasabi ng Court of Tax Appeals tungkol dito? Pursuant to Revenue Memorandum Order 119-00-2007 yan, compromise penalties are only amounts suggested in settlement of criminal liability and may not be imposed or exacted on taxpayer in the event that the taxpayer refuses to pay the same. It is well settled that the court cannot compel a taxpayer to pay the compromise penalty because it is in very nature, it implies mutual agreement between the parties in respect to the things or subject matter that is so compromised. The choice of paying or not paying it distinctly belong to the taxpayer. Absent of a showing that the petitioner consented to the subject compromise penalty at it was in fact assailing the tax imposition herein, the imposition of the said compromise penalty should be deleted. Aliwanag eh, tanggalin. Yun ang ibig sabihin, ano? Simply put, the imposition of compromise penalty without taxpayer's conformity is illegal and unauthorized. Hence, the compromise penalty imposed by respondent in the total of
178,000 properties alleged deficiency must be likewise be cancelled. Oh. So therefore, mga ka-taxpayer, hindi ho totoo yung sinasabi ng mga BIR officials at mga nagpapanggap na mga tax consultant na hindi na walang power o walang right ang mga taxpayer pagdating sa compromise penalty. Meron po mga kaibigan ko at minamahal kong ka-taxpayer, napakalaki ng inyong karapatan. At kinonfirm na ho ng ating court na kayo ho ay mayroong right to refuse. Ang sabi ng ating mga tax specialista dot legal, meron tayong right of first refusal. Ang ibig lang hong sabihin dito mga ka-taxpayer ko, mayroon hong, ito ho kasi yung bago ah, pakita ko lang, kasi binabanggit dito ng ating korte, yung mga lumang rule. Ito yung unang, pangalawang lumang rule, ito yung unang lumang rule. Ayan. So, ang bagong rule ho ngayon is ito po. Ayan. Ito po yung gagamitin natin at sa susunod na lecture ko po sa inyo, ay ipakikita ko kung paano to magiging beneficial sa inyo. Pero ang pinag-uusapan ho natin dito ay ang tanong. Sinasagot natin yung tanong na pwede bang hindi bayaran ng taxpayer yung kanyang compromise penalty na ino-offer? Kailangan muna i-offer. Kailangan i-suggest. Ang tanong eh, sino magsasuggest? Yung BIR. Hindi pwedeng mag-suggest yung taxpayer ng compromise penalty. Ang BIR muna magsasuggest kasi hindi naman minsan alam ng taxpayer na meron siyang nagawang kasalanan. Ah, in good faith, alam niya wala siyang ginagawa. So dapat yung BIR na nakadiscover na may ginawang kasalanan yung taxpayer ay mag-o-offer. So there must be an offer first, a suggestion, before there will be an acceptance. May number one, offer. Number two, of suggest, tawag nito, hindi suggestion, kundi acceptance or refusal. Pag refusal, hindi kahit sabi niya, kahit yung Court of Tax Appeals, hindi niya pwedeng pilitin yung taxpayer na bayaran yung compromise penalty. So, ibig sabihin, taxpayer may power. Ano yung power? Yung kanyang right to refuse. Pinag-iisip ko rin kayo mga taxpayer na yung right to refuse po ninyo ay gamitin po ninyo reasonably. Okay? Responsibly. Ayan. Kasi pag lagi kayong ginagamit yung right to refuse, alalahanin po ninyo yung BIR, may sarili po silang right. Pag yung right nila is greater than your right, mananalo po yung right nila. Okay? So, sa susunod po, pag-aaralan po natin, lalong-lalo na yung may mga problema sa subpoena duces tecum o ayaw magkaroon ng BIR subpoena duces tecum, ito ho yung mabisang gamitin ninyo. Itong pinakikita ko sa inyo, RAM RMO 7-2015. Iti-discuss ko ho yan. Okay? Ito ho ay paunang discussion. At yung discussion ko sa RMO 7-2015, pwede ho yung bilhin yung video. Video lecture ang tawag ko. Or pwede ho kayong mag-subscribe o maging member sa aking YouTube Tax Specialist sa channel. At yung mga sensitive na topic, doon ko ho ilalagay. Kaya lang ho, pag naging member ho kayo, ay may babayaran ho kayong monthly para nagre-retain kayo. At sa mga gusto hong mag-konsultahin ako, mapapansin nyo ho dito, andi dito ho yung aking contact details. Okay? At sa susunod ho, i-discuss ko naman, paano ho natin mape-prevent yung tawag na sinasabing assessment using bagong-bago 180-day conclusion or prescription period to issue notice of discrepancy. Maraming salamat mga ka-taxpayer kong minamahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.